Samantala, nasa 2,000 residente naman ang Nambantayan Island na nawala ng hanap buhay ang binigyan tulong ng pamahalaan at ni Senator Bonggo sa dalawang araw na distribution aid sa isla. Narito ang report. Dahil panahon ng habagat ngayon, apektado ang pangkabuhayan ng mga residente ng Bantayan Island, Cebu. Nagpumilog, hangin, ningaw, wakay ikaw, kapanagat, tarong ba? Kapagutod akong panagat. Isa si Ariel na pangingisda sa laot ang kinabubuhay. Bukod sa habagat, naariyan pa ang banta ng pandemya. Sa una, kadadlaw, magkita ko yung 300 ka pin, sara, katos na lang. Lisod kayo, sir, kayo. Usay, maglisod kayo sa pagkaon ba? Palit ko bukas, kayo. Tungod sa income ng mingaw kayo, sunod. Usay, dili mapanagat. Nitong nakaraang linggo, pinadala ni Senador Bonggo ang kanyang outreach team sa Bantayan Island. Mensahe ng senador sa kanila, magbayanihan para malabanan ang krisis. Makiisaan niya sa vaccination rollout ng gobyerno. Kabalo ko lisod ang panahon karon napata sa krisis tungod sa COVID-19. Salig mo sa bakuna, ayaw mo kahadlok sa bakuna. Ang bakuna ang susi para hinahinay na ta makabalik sa atong normal na panginabuhi. Mahigit sa 2,000 na mga benepisyaryo ang inabutan ng tulong sa dalawang araw na aktibidad. Bawat isa nag-uwi ng pagkain, grocery, vitamins, mask at face shield. Habang ang ilan sa kanila ay may natanggap pang bike o kaya ay sapatos kung hindi man computer tablet. Ang DSWD na mahagi naman ang pinansyal na ayuda sa mga benepisyaryo. Bayan kay kami direta ng sako itungod sininyata bang ba? Salamat kayo sa inyong matanan. Salamat kayo, sir. Sila to. Ngayon mo kami kay Tabangan dire sa Okoy, sa Santa Fe. Sa imo, nakakagaw namon mga pamilya sa lami. Sa buong lalawigan ng Cebu, mayroon ng 6 na malasakit center. Kaya hinimok sila ni Senator Bonggo na magpunta lang sa malasakit center kapag kailangan nila ng tulong sa oras na magpagamot o maospital. Mga kaigsoonan, Bisaya, salamat kayo sa inyong tanan, sa inyong hinabang sa amuan ni Presidente Duterte. Utang kabubuton, dili gyud namo na kalimtan.